evening po. I'm Leo Asuncion, your assigned marketing professional po from Toyota Makati. Toyota Makati, plant owned. Pamilyar na kayo sir sa picture ng auto hold sa part. Itong itatest drive niyo po na unit ay top of the line. Okay. Belos. Bali, ang code nito ay Belos BCGT. Okay. Ito pong pearl white ay 1,265,000. And then, meron po itong tatlong variant. Belos BCBT ito ang top of the line. Ang middle variant ay Belos G. Then ang entry level yung Belos ECB. Ang CVT din yung entry level. Yes po. Lahat na kasi sir ng model ni Toyota ngayon, even yung Vios saka yung Wigo, naka CVT engine na. Yan. Para kayong pagka naka-drive ka, sir, sige sir. Try nyo nga po sir, drive. I-press po ng brake. Tapos convert po ng drive. Okay. Tapos, drive po. Yan. Iangat mo pa mo sir kung under tayo ng konti. Hindi. Bakit sir? Naka-handbrake eh. Pag naka-i-diin mo ulit yung paa mo sir. Tapos ibababa ko to. Angat mo sir ng konti lang. Ay, hindi. Wait lang. Naka-neutral ka sir. Umaangat sir. I-hold ko. Temporary lang na i-hold niya. Umaandar, sir? Hindi. Kasi naka-hold. Okay. Ngayon, sir, pag aandar ka na, press mo lang yung accelerator. Okay. Brake ulit, sir. Lalabas yung hold. Iangat mo yung paa mo, sir. Hindi ka umaandar. Okay. Siya yung pag stop, go, stop, go, stop, go. Hindi mo na kailangang laging nakababad yung paa mo dyan sa brake. Yun yung kagandahan niya, sir. Ngayon yung iba ayaw yan, tinatanggal nila yung hold feature. Pero kung ako, sir, lahat po ng Belos meron. Ah, Belos lang kayo yung iba, yung like Vios. Vios, sir, wala eh. May manual na handbrake pa rin kasi yung Vios, sir. Velos and Avanza, ano yung pagkakaiba nila? Velos and Avanza, sir, sobrang parehong-pareho talaga. Pero in terms of dimension, length, and width, mas malaki ang para upgraded yun Avanza? Hindi pa rin sir kasi ang Avanza ay MPV category, ang Belos po ay SUV. SUV na siya. Sir, maliit siya sa SUV category. SUV siya sir. Medyo maliit siya sa SUV category. Hindi naman sir, mukha lang maliit dahil mababa yung ground clearance niya. Yung ground. Pero classified siya as SUV talaga. So, uso na ngayon sir yung mga compact na SUV, for example yung Yaris Cross na rin, sa Corolla Cross, classified din siya as SUV rin. Yes, ano? Corolla. Go po, ready for test drive na kayo sir? Okay sir. So paano yung ano natin, yung routine natin, yung route natin? Yung ikot sir, ito ba, sundan lang natin sila. Okay. Tapos ang speed natin sir, 10 lang. Sorry sir, bawal din. Pag gusto mong medyo mabilis sir, punta mo ka sa dealership namin. May test drive unit ako dito, pwede mabilis. Toyota Makati sir. Ayala Corner Metropolitan. Ang test drive niya sa Skyway, gano'n? Hindi sir, doon lang sa paligid namin eh. Sabi mo mabilis eh. Hindi naman sir. Pero dito kasi sir, jeez eh, parang ako nabibitin. This charger, ito yung 360 degree camera niya sir. Ayan, kita natin yung buong paligid, tapos yung harap. Yung second view niya sir, yung magkabilang pinto. Okay. Tapos yung pangatlong pindot sir, yung harap. Yung back camera, pag nag-reverse ka, saka yung pag-unang pindot. Usually sir, gagamitin mo yan pagka yung medyo masingit, yung papasukan mong parking, masikip. Para matansya mo, wala ka ng taga-guide. Apo, kaya na. Hindi na laging may alay na isang mag-guide sa'yo, sir. Opo, tama nga, opo. Ngayon, sir, hindi na gano'n. Pero, hindi po yan nagre-record. Paano paglagyan mo ng recording? Meron siya, gusto ano, niyo, memory? Sir, nung meron pa rin talagang record, kasi mas safe yun eh. Lalo na ngayon, maraming maloko mag-drive, sir. No? Magpalagi ka pa rin ng front dashcam. And rear na dashcam. Pero wala tong ano, eto, insertion sir, ng hindi siya memory card. Hindi siya kagaya nung Yaris Cross namin sa Corolla Cross na merong built-in na dashcam, lalagyan mo lang ng SD card. Ito sir, hindi. Bakit kaya? Hindi siya gano'n. Maybe, kaya hindi ginawa ni Toyota yun sa ngayon sir, dahil tataas na yung value niya na ano, kapag naglalakad. Medyo marami naman kasing nabibili na aftermarket na mga dashcam.
In-open kasi natin, sir, eh. Pag nag-speed ka ng mga 20 pataas, mawawala yan. Kasi hindi naman po pwede, sir, na nakalabas siya habang umaandar. Yan, nawala na siya. Ah, kala ko na doon, para ka naglalaro eh. Gagamitin mo lang talaga siya, sir, pagka yung mabagal yung takbo mo, kasi sisingit-singit ka. Pero nawawala siya kung bibilis ka. Para hindi distract. Para lang guide lang, sir. Pag habang pumapasok ka sa sorry sir, hindi natin ano dito eh. Yeah, kung gusto mong medyo ma-feel yung ride niya, may lubak-lubak doon mamaya sa gitna. Pwede doon. Yan silang nilagay doon na parang mga humps. Di ba dapat yung test ride nila yung buong mawas ano dyan sa labas na gitna? Kanina daw po sir, ay nakakalabas pa outside nito. Pero ngayon po ay hindi na pinayagan sir. Yung oras yata nung aming permit sir hanggang ganitong oras. Ako kasi sir, kaka-ship ko lang din. Pero yung kanina daw po yung mga morning duty. Sa labas daw po yung test drive. Kaya nakakahataw sila ng mga. Yung maximum na ng speed? Ako, depende din sa driver talaga. 200, sir. 200, 300. Wala pa naman ako na feedback na ganun sir sa client. Siguro sir, parang pinakamabilis ko lang yung sabi ng client. Yung speed of meter niya. Opo. Kasi parang wala naman, walang sumubok. Hindi ko pala siya black, see-through talaga siya. So, yung kalaban nito, line, yung sa ibang brand? Madalas tinatapatan to sir, pinagpipilian lagi, Honda BRD. Sobrang dami na ng variant ng ano yung Toyota. So, oh, sir. Opo, kami nga sir, nababaliw na po eh. Sobra. Kayo. Yan, lumabas yung cross ng Corolla, yung Yaris dati, parang ano lang yung compact sedan. Ngayon sir, si Toyota sir, going hybrid. Kasi lahat ng model namin nagiging hybrid. Start na sila. Opo, pwede tayo sumunod yan sir kung gusto niyo pumasok sa loob. Isa natin, takbo tayo ng mga siguro 9 ang takbo natin. So, ito yung hold niya. Yes, sir. Kahit hindi mo yung pindutin, sir, once lang, kung naka-activate na siya sa pag-start mo pa lang. Basta pag pumreno ka, sir, naka-hold na siya. Go ka ulit ngayon, sir, konti. Tapos brake ka ulit. Natanggal mo na siya kanina. Brake ka ulit niyan, sir. Yan. Go ka, sir. Brake ka. Okay. Go, sir. So, parang ano? Yung iba kasi, sir, ayaw yan. Pero kapag nakasanayan mo na, lalo na, sir, kung bibilin mo ay ganitong model, tapos nandyan yung picture niya yun, sayang mo kung hindi ka gamitin. Meron kasi akong client, sir, ayaw yung nag-manual. Hindi niya daw gusto. Mas gusto niya pa rin daw yung naka-apak siya sa brake. Mag-manual. Okay na. Apo, okay na po, sir. Ano po ang kinukonsider niya, sir, bukod dito sa Veloz? Anong-ano? Mayroon po ba kayong sa isip ninyo? Nagpipilian? Sa talagang 7. Madalas marami kasi. Madalas marami. Mm. Pwede na naman. Minivan. Ay, minivan? Minibus pala. O kaya na gano'n na, no? Nag-high ace na, no? Para 15 na yun sa kayo. Commuter. Ang laki ng commuter. Dalawang klase yun, sir. Meron kaming commuter de Conte. Yung flat nose. Merong deluxe. Sobrang laki naman. Bulky na. So, kailan unang labas ng Veloz? Magto 2 years na to, sir. So, bago lang siya talaga sa, sa 2020 to lumabas, sir. Pero mula nang lumabas to, sir, grabe. Dahil sa sobra. Opo, 7-seater, tapos tech-wise, advanced. So, si Avanza na medyo ka-ano niya, ka-itsura niya. Parang twin nga sila pag tumatapas. Kasi yung likuran, sir, na medyo magkamukha nga eh. Pero, linya lang yung kapag ano, sir, madali mo makita eh, kung Avanza or Veloz. Siyempre na, ano,
So yung si ano si Avanza na pag-iwanan niya yun, in short parang ganyan kay Ben. Madalas kumukuha nun din sir yung mga ano na pang-taxi din. Ah, si Avanza. Pero kung pang-family sir, talagang Venus talaga rin. Yung taxi pa mga ano? Avanza. Meron sir, sobrang dami po. Haba po ng pila namin na nakaraan sa Avanza G-Manual kasi pinagtatakay. Eh, ha, dito na kayo sa Velos. Dito na kayo. Huwag na kayo mag... Joke. Nagtatest drive sila ng gym. Pero sa Velos sila nakatingin. Kaya sabi ko, dito na kami yung test. Over the back on na kayo. Ano, parang naka-grip siya, no? Naka-hype. Oo, oh, pa po. Ayun, sir, nararamdaman mo, sir, eh. Oo. Pag ginugaw mo, parang maano yung brake pads niya. Mm. So, hindi naman mabilis yung... Hindi naman, sir. Palit ng brake pads. Yung hybrid niyo pala, may mga hybrid na kayo? Yes, sir. Corolla Cross, Yaris Cross, meron kami dyan, sir. Pero mahal na yun versus dun sa hindi hybrid, like gasoline gano'n. For example sir, yung Yaris Cross na hybrid, 1,598,000. Mm-hmm. Pero meron kaming Corolla Cross, yung bago ngayon, yung G hybrid na rin yun, 1,498. Compared dun sa gasoline? Wala nang gas niya yun na Corolla Cross, pero sa Yaris Cross meron pa sir. So yung 1,296 yung gas. Nang Yaris Cross, na tapos 1,598. 300,000 difference sir. Pero kung gusto mo sir ng murang hybrid, Corolla Cross na G yun. Kakalabas lang nun sir. Isang buwan pa lang. Ah, okay. So parang may... Kaso nga lang, hybrid yung electric tsaka... Combination sir ng gas and electric. Hey, gas, hybrid siya diesel. Yes po. Sobrang tipid, walang coding. Walang coding sir. Exempted sa coding. Saka sobrang tipid sir. For example, meron akong client sir na galing sa Subaru Forester. Tinrating niya sa akin ng Yaris Cross na hybrid. Galing sa sobrang lakas na consumption na gas. Ngayon, tontuwa siya kasi nakaka 33 kilometers per liter. Ganun katipid sir. Yaris Cross. Baliktad kasi, mas traffic, mas matipid siya kasi kung maganda yung condition ng charge ng battery. Mas madalas na battery lang yung gumagana. Mas traffic, mas tipid. Mas traffic, mas tipid. Dahil? Pag nag... Battery talaga, gagana sa kanya. Ah, konting gas lang. Kung nakastop na ganito, ano yung gagana sa kanya? Kung maganda yung condition ng battery, sir, ng charge, dahil tumakbo na ng malayo-layo, battery lang yun. Automatic na siya? Opo, sir. Wala kang gagalawin sa kanya. Siya mismo ang mag-decide sa kanya, sir. Ngayon, pag nag-speed ka ng mga 30, ng above 30, 31 pataas, magko-combine yung gas and electric. Pero never mangyayari na malulobot yung battery. Kasi pagka nag 40 na yung battery noon, automatic na, na nag-charge. Saka meron siyang braking regenerative charging po. Nag-charge siya while nag-brake ka. Saka habang tumatakbo. Eh pag naka-hold na ganito sa battery, may hold. Kasi naka-hold na ka-grip yung brake niya. So, kakaroon ng friction. Hindi natin masyadong, ano sir, kung anong way yung ginawa ni Toyota, pero yung hybrid na meron si Toyota sir, full hybrid. Kayang dito tayo. Narinig niyo yung tinanong. Sana ako. Tapos, straight na yan. Yes po. Pwede ka mong asok dito sir. Okay. Tapos, diretso lang po. Ah, yung kurba-kurba. Ah, pwede sir. I-exage nga natin yung kurbaan. Sige sir. Oh lang sir, okay lang po. Tapos? Yan sir. Pwede yung bilisan? Pwede sir. Test drive unit po yan eh. Sige po, sir.
dito po. Kita mo yung stream mo na nakasmile. Test lang nang naka-medyo tayo. Test ko lang yung meron. Oh, sir, yung ride. Opo. Yes. Opo, no need for your seat, so seat belt na lang. Opo. Na-out na ba tayo? Doon na tayo, sir, sa loob. Ikot ulit tayo, sir, tapos balik. $1.265 yung pearl white. $1.250 yung regular colors po. Dark red mica metallic, black metallic, purplish silver metallic. White. Ito po, pearl white po. Pearl white. Pearl white yung mahal? Yes sir, plus 15,000 po. Dahil ba ang gawa sa pearlas? Ilang pala ba po yung hinurin nyo para? Sabi mo, 5 rooms, wala na mas. Pero, 730. Ito, sir, nakita yung color niya. Okay. Napapalitan din yung ambient light na yun. I think, ang 64 na color siya. 64? Yung, ano mo yun na lang, yung automatic na siya. Araw-araw. Kung ano yung mood mo, sir, palitan mo, no? Maiba lang. Hindi masyadong na-highlight pag, dahil walang tint ngayon to, eh. Pero kapag, no, yung sa'yo na to, sir, tapos naka-tint. Kita eh. Tapos ganyan din siya, naka-piano finish din. Full memory na yung akin? Yes. Yeah. Doon na ulit tayo sir sa gitna. Pag yung yung pinapaan. Ang hirap sir, ang hirap na nga po ng plano.